Wala na namang masabi ang budol-budol man tungkol sa PNR kung bakit bilang ipatigil ng 5 taon ang pagtakbo. Ang PNR ay isa sa pinaghirapan ni PRRD na mapaganda tapos walang magandang paliwanag, bigla na lang ipahinto. Weak President, magpaliwanag ka, huwag sagarin ang pagpahirap mo sa mamamayan. Operasyon ng PNR ipapatigil ng 5 taon. Ito ay ayon kay DOTR USEC of Railways, Cesar Chavez. Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Hangad po natin ang matagumpay na Pilipinas. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Ayon nga sa post ni Attorney Trixie Cruz, ang tren ang pinakamurang public transportation sa Pilipinas ngayon na umaabot lang ng 1.10 per kilometer sa pamasahe. Umaasa dito ang pinakamahihirap sa atin na bumabaybay gamit mga rota nito. Pinakabusy dyan yung Manila Laguna Line. Bakit patitigilin? Di maliwanagan. Ang sinasabi lang ni USEC Chavez ay para mas mabigyang diin ang paggawa sa South Commuter Railway. Pero mukhang di tugma ang sinasabi ni Secretary Jimmy Bautista dito dahil last week lang ay inihayag at ikinagalak niya ang pagbukas ng San Pablo Calamba section. Kaya naman, ayon sa mga komento ng ating mga kababayan, ay bakit sila napakahina ng mga taong nasa gobyerno ngayon? Dahil may iba namang paraan para hindi ihinto ang operasyon ng PNR na talaga namang marami ding maapektuhan, lalo na ang mahihirap nating mga kababayan. Kaya naman narito ang mga komento mula sa mga netizens. Diyos mio, ang daming mahihirap na nakikinabang sa biyahe ng PNR. Tapos ipapatigil mo, wala bang ibang opsyon? Yung mga nakaupo ngayon, pansin ko lang ha, mga anti-poor, mga peste. Mga animal, daming sumasakay dyan. Laging puno yan. Isa yan sa mga pinaganda ni PRRD. Pansin ko, yung mga tinayo ng former president, sinasabotahe na mag-asawa na yan. Ano bang gusto patunayan nila? Wala nga silang nagawa sa 31 million na bumoto sa kanya. Puro oligarchs ang priority nila. Dapat dyan, ma-impeach na talaga. Si Cesar Chavez, dating DOTR USEC yan, ni Tugade. Tapos nag-resign at tumikit kay Isko kasi medyo mabango si Isko noon. Nung nakita niyang tagilid ang kampanya ni Isko, nag-resign ulit. At tumikit naman kay Marcos, political operator yan, para siraan si Tugade at PRRD. Mukhang ito na yung Operation Demolition kay PRRD. Siguradong may mga kasunod pa yan, mga tae talaga. Walang pakundangang idamay ang taong bayan para sa kanilang interes. Mali si USEC Galvez dito ayon sa live pre-bid technical evaluation na ginawa ng JECA noong 2019. I-relocate ang isang truck ng Riles mula Tutuban to Calamba, aka PNR Calamba or NSCR South Extension, para ito ang gamitin. Nang sa gayon ay di maapektuhan ang araw-araw na operasyon ng PNR habang ginagawa ang bagong elevated viaduct na railway lines. Kung paano pinagsikapan ni PRRD mapabuti ang Pinas sa isang iglap lang, pinabagsak ng administrasyong ito. Hindi tayo nag-expect na malampasan ang galing ni PRRD at is ma-maintain or mapantayan lang naman. Kunting malasakit naman sa mga nakaupo, walang oposisyon sa mga nakaupo ngayon. Mas mabilis sana ang pagpapatakbo ni BBM, hindi kagaya ni PRRD, pati media kalaban. Pero bakit daming nagawa? Nakakagigil na. Nakakabwisit ganito, harap-harap ang garapalan. Yung 6 na taong trabaho, buwis buhay ni PRRD para sa Pilipino. Mga oligarko ang makikinabang sa panahon ni Boy Ngiwe, piste. Action Pilipinas, asa na kayo, kailan pa tayo kikilos, kung pati hangin ba? Bibilhin na din natin, piste. Buwisit, no to Marcos na sa lahi ko. Bongbong Marcos, sa dami ng issue, simula nang umupo ka, wala man lang kaming narinig mula sa'yo. Yan ba ang pagbabago na sinasabi mo? Si PRRD noon, may talk to the people. Pag upo pa lang, ramdam ko na bilang isang private citizen ang yung ginawa niya. Kahit na simpleng pagpapatahimik sa may ingay na kapitbahay dahil sa video okay na patahimik niya dahil sa order niya. Ikaw ano po? Remember, bukod sa mga financier mo ng eleksyon, utang mo sa aming 31 million na bumoto sa'yo ang pagkakaupo mo dyan. Huwag mo pang patunayan na gaya ka po ng ibang lalaki na kapag nanligaw, pati buwan ipinapangako pero kapag sinagot na, nga na ang naging jowa. Remember, huling alas na po ito ninyong mga Marcos dahil sa susunod na din na po kami boboto ng kapilyodo ninyo.
Lahat yan tumatakbo during PRRD, mga bago ang bagon. Ano sinasabotahe para ilang billions peso ang makurap? Ang naghihirap ang mga commuter, malaking tulong yon sa pampublikong tren tapos ititigil. Hoy DOTR, nasaan ang malaking budget allocated sa inyong ahensya? Wala talagang direksyon ang bansa natin sa mga nagpapatakbo sa pamahalaan. Paano tayo uunlad niyan tapos sasabihin ng Pangulo na sa magandang landas na tinatahak ng bansa, ang gulo nila? Mga anti-poor, gusto nila ipatigil yan at gagamitin daw current rail lines para sa South Lines. Eh wala naman sa plano yon. New lines dapat. They'll need to acquire the needed land as planned. 15 billion daw makukulimbat nila. Ay matitipid daw. Pahihirapan ang Pilipinos para may makulimbat sila. Marcos, Senator Amy R. Marcos, Bongbong Marcos, Mr. President, why? Anong katarantaduhan niya? Nag-order pa si former Pangulong Duterte ng train galing ng Indonesia. Tapos ano, ipapatigil ng 5 taon? Kupal ba talaga sa palasyo? Bongbong Marcos, yung mga appointees nyo, panay paurong pinagagawa. After ayusin at imodernize ng dating admin, papatigil nyo? Pinahihirapan ang mahamayang Pilipino ng administrasyon ngayon ang iitim ng budhi at puso nila. Yan ba yung umalis sa DOTR sa kasagsagan ng mga problema noon? Tapos lumipat kay Isko, tapos umalis din uli. At ngayon nakabalik sa DOTR? Wala akong tiwala sa taong yan. Yan lang nga option na mahihirap para sa murang transportasyon, tapos ipatitigil mo pa. Paano na mga milyong Pilipino umaasa dyan? Wala na bang ibang paraan para magawa ang PNR na hindi maapektuhan ang operasyon? Section by section ang gawin mong repair. San utak nila dito? Ginastusan niya ng gobyerno para maibsan ang traffic, tapos ipapahinto. Sirain yung ginastusan na ng gobyerno? Ba't di nyo gawin yan per section para di maapektuhan ang mga commuter masyado? Wow, 5 taon! Kabig! Sinusulit po siguro, nagmamadali punuin ang bayong. Kasi baka hindi naman nalo sunod eleksyon, ibang administrasyon na po susunod. Maiksi po kasi ang 5 years. Ganyan kagaling mga inappoint ni BBM na sobran sa talino. Bakit ba ang railway ihinto? Repair nyo yung relays by section gaya ng ginagawa sa ibang bansa, lul. That's not a good idea. 5 taon na ipatigil. Dapat gawin muna ninyo ang lugar at tapusin na hindi maapektuhan ang operasyon ng PNR. At kung tapos na, that's the time to work for it. Lahat ng ginawa ni PRRD, sinira na, nyeta. Sana kasi naniwala na lang kayo na weak leader yan. Baliktad talaga ang Pilipinas. Imbes na government ang mag-manage at mag-maintain ng facility, pina-privatize. Wala ba talagang kapasidad ang gobyerno na to o sadyang tamad lang? Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.